Good day mga ka-Fixit! For this episode ng Fixit Dennis, I'm going to show you how to fix a car that won't start. Okay, so most probably, this issue or this problem, posibleng ma-encounter ng kahit na sinong merong sasakyan. Kung mga ka-Fixit, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari sa sasakyan ko kapag sinususian ko siya. We are inside the Mitsubishi Mirage nga pala, no? So, nag-on yung dashboard, nag-on yung radio. So, I'm going to try to crank the engine. So, let's make sure we are in neutral, okay? Okay. Okay, so itatry natin ulit i-crank yung makina. Tignan nyo ka-Fixit yung makina at pakinggan ninyo yung tunog. Oh no! Okay mga ka-Fixit, so mahinang mahina na talaga yung battery natin, no? Talagang as in, hirap na hirap na talaga siyang i-crank yung ating makina. Pero kung narinig ninyo kanina, na umiikot pa rin yung makina natin. Then yung starter motor natin nagka-crank pa din kahit papaano. So hindi 'yun yung problema. So malaki yung possibility na yung baterya talaga yung problema natin. So konting background check lang, no. So itong Motolite Gold battery na to, nakuha ko yan nung October 2019 last year. Nangyari din to, same scenario. Then yung ang baterya niya noon ay sa Motolite Enduro na battery. So dinala ko siya sa battery store. So tinest nila, nag-load test sila. At nalaman namin na yung battery talaga is may problema na. So, tin-raid in ko yung battery for a surplus battery. So, yan tayo, mahilig tayo sa surplus. So, nakuha ko tong battery na to, Motolite Gold, for around 1,500 pesos. Then, libre na yung testing. Then, in-install nila dito sa sasakyan. So, yun lang naman yung binayaran ko, no? Free delivery din naman. Pero, syempre, we gave some tip dun sa nag-install, no? Ayan, so, a year after, ayan, nagka-problema na siya. Well, hindi ko rin naman sinisisi doon sa quality lang ng battery, no. So, this past week kasi, naka-standby lang dito si Miggy. Then, pabagyo-bagyo, sunod-sunod yung bagyong nangyayari, no. So, bagyong Rolly, so may nauna pa doon. Then, yung Ulysses nangyayari. So, batteries don't like the cold. So, sobrang lamig nitong mga nakaraang araw. Then, hindi ko siya na-start ng ilang araw. Kaya, yung lamig kasi napapababa niya yung, ano, yung charge ng baterya. So, ayun. Let's go check out our battery para malaman natin dun sa physical appearance niya kung may problema ba. So yan, silipin natin. Ayan mga ka-Fixit, kung makikita ninyo, malinis siya. Wala siyang signs of any corrosion. Ayan, or any crystallization sa mga terminal. So, maayos na maayos yung physical appearance niya. So, out of the context na yung ano, no, connection problem. Dahil wala naman siyang mga corrosion or any crystallization. So, ayan, ginagalaw-galaw ko ngayon yung terminal. Masikip naman. Ayan. Madalas din naman ako naglilinis ng mga terminal ng battery kaya hindi talaga siya magbe-build up ng corrosion, no. So unfortunately, dahil isa rin siguro din sa nakatagdag, no, dahil ito ay surplus battery. So hindi ko alam kung gaano katagal na itong ginagamit nung unang may-ari bago napunta sa akin. So usually naman ang baterya could last up to 2 to 3 years kung brand new yan and well maintained. So ito, 1 year lang ang tinagal mga ka-Fixit. Ano na rin naman, para sa akin sulit na rin kasi 1,500 ko lang din naman siya nakuha. Ang mga brand new na battery kasi, 8. Ano niya, bay niya. Then dadalhin ko yung baterya
battery store para ma-check up nila yung baterya and ma-charge. Then ibabalik natin dito kay Miggy para mapa-start natin si Miggy, no? Then hopefully healthy pa rin si Motolite Gold natin. We do hope for the best kasi mga ka-fixit, ayoko ng gastos nitong mga panahon na to dahil pandemya, no? Tanggalin natin yung battery mga ka-fixit. Okay mga ka-fixit, so sa pagtatanggal ng battery mga ka-fixit, lagi ninyo nung uunahing tanggalin yung negative terminal. So kapag inuna kasi natin tanggalin yung positive terminal mga ka-fixit, tapos yung wrench natin ay tumama sa any metal part ng sasakyan natin, posibleng magkaroon ng short circuit at may masirang fuse or relay or any serious electrical components ng ating sasakyan. So always do the negative first before the positive. Okay, so we are using an open wrench size 10 mga ka-fixit for this job, no. Usually kasama itong tool na to sa tool ng inyong sasakyan nung kinuha ninyo sa sakasa. So napaka importante niyan mga ka-fixit, so lagi niyo siyang dadalhin. The negative terminal muna mga ka-fixit, so counterclockwise po ang pagtanggal. Kaya napakadali lamang mga ka-fixit, no? So luluwagan lang natin siya, not all the way, hanggang sa lumuwag siya. Ayan, tapos tatanggalin lang natin siya. Ayan mga ka-fixit, tanggal na. So iipit ko lang siya dito sa gilid muna, no? Without touching any metal surface ng ating sasakyan para iwas short circuit. Then ito rin, counterclockwise din mga ka-fixit. Ayan, yung positive terminal naman tayo. Ayan, so luluwagan lang natin mga ka-fixit, then ikot-ikot. Okay mga ka-fixit, so natanggal na natin si positive terminal, tatabi lang natin siya dito. Ayan, para matanggal natin si battery, no. So para matanggal si battery mga ka-fixit, meron siya ditong mga lock nut. Check muna ako, Brad. Malakas pa yun nung nakaraan eh. Nung bumagyo nitong ano, nalamigan yata. Mina. Anong palo niya, boss? 11? 11 lang, sir. Walang. Makukuha pa yan sa charge. Opo. Ano ba yung, ano pre, yung palo na hindi na po pwede? Pag-gis na lang, ganun. Pag ano na po. Mga 8 volts. Pag 8 volts, patay na talaga yun. Gaano katagal pre yung charging yan? 3 oras, sir. Ah, okay. Magkano pala boss yung bayad nun? 60 lang. Kung sakasakali boss, ano tawag dito? Magkano ang replacement yan? Magka-swap mo yan? Ah, halimbawa muna na hindi siya isa-swap. Yung bibili ako ng brand new. Magkano? Ano yung option ko? 6-1 yan, sir. 6-1? Yung ganyan na ganyan din. Oo.
ko. Pero may alternative ka dyan na mas mura. Ito. Parehong size. Pareho okay. Ng lahat ng specs, pareho sila. Parehas. Kasi yan, yan? Iba ang presyo, iba ang warranty. Okay. 1 year warranty. 1SM 3A. Pag isok mo yan, bawas tayo 400. So, 3-4. Ganon din dito, pag swap, 400 din ang bawas. Ilang year naman ang warranty niyan? 21 months. 21 months, okay. Almost 2 years pala. Wow. Okay. Yun lang yung dalawang option ko, wala nang iba. Meron pa sir, meron pa. Ayan, yan yung battery dati ng sasakyan ko eh. Bago pinalitan ito. 15 months naman yan. 15 months. Magkano yan? Enduro. 15 months warranty, 1SM. 5.3 sir? 5.3. So ito talaga pinakamura yung dahil na. Fast charger naman yan, madali lang yan. Ah, fast charger na yun pag 3 oras. 1 eternity. Okay, so napastart niya pa rin si Miggy pero may struggle, no? Tingnan natin mga ka-fix it kung magiging okay. So warm up lang natin ng konti. Siguro I'll drive around mga ilang ikot. Then tatry ko ulit patayin yung makina maya-maya. Then tatry ulit natin i-start. So hopefully mag-start pa rin. So yun, subukan natin. Pero kung wala na talaga, so no choice tayo, bibili talaga tayo ng bago. Okay mga ka-fixit, today is the morning after nung na-charge yung battery ni Miggy. So update ko lang kayo sa nangyari kagabi. I-drive around ko si Miggy dito sa subdivision. And then pagdating ko dito sa bahay nung na-park ko na yung sasakyan, dinry ko ulit siyang i-start. Then nag-struggle ng kaunti yung battery pero nag-start pa rin naman. Kagaya rin nung nangyari nung pagka-install natin ng charge na battery. So ngayong umaga, it's been sitting here the whole evening. So ngayong umaga, let's try it again kung mag-i-start pa rin. Okay, neutral. Subukan natin mga ka-fix it. Okay mga ka-fix it, so nakita nyo naman hindi na talaga nag-start si Miggy. Yung battery natin mahinang-mahina na talaga. Per testing nga nung dalawang Motolite store na pinuntahan natin, 11 volts na lang yung register niya. Pero gusto ko pa rin na i-test mga ka-fix it para maipakita ko sa inyo kung ano yung resulta ng 11 volts na battery. So 2017 pa naman pala yung battery na yun ng mga ka-fix it. Magpapalit na tayo ngayon ng bagong battery. A few moments later. Charge lang ha? Napacharge ko na ito kahapon. Ano lang sana, titingin ako ng bagong baterya.